Magandang buhay po mga ka-farmer. Ito na po yung ating part 2 ng paglilitsyon. Medyo mahaba po. So, ang part 1 po yung pagkakatay at pagtatali. At ngayon, pagtitimpla naman po tayo at pagtatahi. Medyo mabusisi lang talaga at pinipilit po natin maibigay natin sa inyo ng detalyado. Kaya pinuputol-putol po natin. Ngayon, ito po yung aming simpleng timpla na pang business po ba? At ayan po, ito po yung aming ito, bawang sibuyas, yung bawang po tinoasted ko po siya. Toasted lang po, no, wag niyo lagyan ng mantika para mas mabango po, talagang mabango. Tapos sili na panigang. Lalagay po tayo ng konting kalamansi ngayon, mga ka-farmer, para mas mabango yung ating lechon. Tapos ilang pirasong laurel lang po, wag po masyadong marami kasi mag-overpower po siya. Paminta, tapos meron din po akong dinagdag na ito, yung kulay, nakikita niyo po yan, medyo light brown. Ano po yan, nabili ko sa Chinese store, Sichuan pepper. Sabihin niyo lang po, Sichuan pepper. Siya po yung, pag kumain po kayo sa Chinese restaurant, siya po yung mga, pag nakagat ninyo, kala niyo paminta medyo may kagat ng konti. Siya po yun, Sichuan pepper po ang tawag yan. Tapos konting, syempre, konting magic sarap. Tapos onion leeks, kaunting tanlad. Hindi po ako masyadong gumagamit ng maraming tanlad kasi nga masyado din pong matapang. Tapos yung star anise po tinanggal din po namin kasi dito po sa Pampanga, nasa Pampanga po kami, ayaw po nila ng star anise ng mga customer at pinapatanggal. Tapos ito po yung ating asin, siguro mga nasa 1/4 kilo, a little bit more than 1/4, siguro mga 300 grams. At ayun po, at tayo pong magtitimpla na mga ka-farmer. Okay po, papakita ko po sa inyo kung paano magtimpla, no? Ito pong pagtitimpla mga ka-farmer, para po kayo nagba-barbecue, kanya-kanya pong style ng pagtitimpla talaga. Pagdating po sa lechon, sa Ilocos, meron silang nilalagay yung karimbuaya. Yun naman po ang instead of onion leeks tanlad, ganyan, karimbuaya naman ang nilalagay nila, yung parang cactus po yun. Pero dito naman po, at yun naman po ang ating lalagay na timpla. Iba-iba naman po talagang pagtitimpla, kahit po sa Cebu mga kaibigan, na mga ka-farmer, iba-iba din po ang style nila. So yun, lalagyan, maglalagay po tayo ng kalamansi ngayon. Kalamansi para medyo mabango yung ating lechon. Unahin nyo po yung yung kalamansi. Para ma-absorb po nung karne. Yan, para lang po kayo. Mahilig po kayo magluto. Di pwede nyo pong marami kayong baboy. Maraming sabihin. Ako po nung naglilechon, iba-iba pong timpla. Meron po akong ginagawa na parang ano ba tawag dito? Yung Chinese, mahilig po kasi mga Chinese style na pagluluto. Yung Chinese barbecue ang flavor. Depende na po sa inyo yun. Ito pong kalamansi, pang pano lang para bumango ng konti yung hindi pa pala natin nasasaksak, ano? Sasaksakin po natin yung bandang pigi para ma-absorb yung yan dito. Ito po, giniliitan namin. Pwede nyo rin pong gilitan yan. Iba-iba pong technique ba? Kung maga, ito pong technique na to, yan, meron pong hiwa-hiwa yung kanyang ribs. Yan. Saksakin muna natin yung dito. Yan po, ito pong yung bandang pigi niya. Anuhan po natin yan para makapasok yung timpla niya, oh. Konti lang. Yan. Para po magkalasa yung pigi. Yan. Tapos asin na po tayo mga ka-farmer. Yung asin, ito mga 300 grams siguro to. Yung packet, huwag mo pong nakalimutan. Lagyan din yung packet niya. Mamaya lalagyan din po natin ang onion leeks niya. Yan. Binawasan po natin. Masyado marami.
Mga 200 grams lang siguro to. Masyado pong marami. So sumunod po yung ating bawang at sibuyas. Huwag niyo pong kakalimutan yung packet, no? Lagyan. Paka-importante para yung timpla nung balance. Atin pong konting magic. Pwede niyo pong i-squeeze ng konti yung ano, no, yung onion leeks para mas bumango na. Yan, kahit ganyan-ganyan ninyo lang po mga farmer. Para tapos tong tanlad, dalawa lang po kasi matapang masyado. Sili. Ayan. So, magtatahi na po tayo. Sprite pala. Sprite. Ayan po mga ka-farmer, magtatahi po tayo. Ito pong ating tali, medyo mahaba-haba. Ayan. Tingnan nyo na lang po, sundan nyo na lang po mga ka-farmer, no, yung style, yung trick ba. Marami din pong style pala yung pagtatahi mga ka-farmer. Pwede din po sa loob. Yung iba sa loob po tinatahi. Pero sa amin naman, wala naman po akong nagiging problema. Kasi yun lang naman ang magiging problema nyo po. Pag hindi nyo po natahi ng maayos, tatagas yung sabaw sa loob. Nawawala yung lutong. Pero so far, ito naman, okay naman po. Hindi naman nawawala yung lutong niya. Kaya okay na rin naman to. Mahirap naman po kasing pilitin mo yung lechonero mo sa nakasanayan niya na baguhin at lalayasan ka. Kaya kung ano naman ang nakasanayan niya at sa tingin nyo okay naman, okay na yun. Kasi pa, sa pagtatahi pa lang po, marami naman pong na namang style niyan. Yan, tingnan nyo na lamang po ano mga ka-farmer at huwag lang masyadong malapit na ano, bakang tamaan kaysa ano, karayon. Yan lang. Yan pong taling yan mga ka-farmer, ano na namin ginagamit? Magti 3 years na. Kasi mahirap po ang abaka dito sa Pampanga, kaya nakahanap po ako ng pwedeng alternative na pangtali. Pangtahi. Kasi po yung pangtali, actually, yung pangtali po kahit sa paa, pwede naman po yung cotton na tela. Yung iba pong naglilitsyon dito sa Pampanga, yun ang gamit. Kumukuha sila sa mga patahian, mga cotton po na tela, pwede po siya kasi pag nabasa siya ng namamantikan, hindi po siya masusunog. Pero kami, okay na rin naman po. Ito na po yung ginagamit namin ng paano, para uniform. Yan, ihigpit na po tayo, mag-ihigpit. Yan. Tapos yung taba po, dapat medyo ilalabas ng konti. Yan o, nakangiti po yung taba niya.
lay mo na konti. Pag natahi na po natin at nahaplosan na ng pampapula, mag-ano tayo, papasadahan po natin ng blowtorch yung mga natirang balahibo po para malinis po. Nung umpisa po na ginagamit nung tali na to, nahihirapan sila kasi nasanay sila sa abaka. Yung abaka po, mapakabilis pong gamitin. Isang hilahan lang, ano? Paspasa na trabaho, maganda po yung abaka. Kaya lang nga, yun, bukod sa mahal, ang hirap pang hanapin. Yan, pagdidikitin na po yung ano nila, yung paa nila. Pisa tayo. Ayan. So, ayan na. Ayan po mga ka-farmer, maglalagay na po tayo ng ating pampapula. Ito pong camel soy sauce, hinaluan ko ng konting tubig kasi masyado pong nagbabrown pagka nainitan, nagmumukhang tutong yung baboy. Sabi ko, lagbawasan natin ng konting, ano, lagyan natin ng konting tubig. So, pag nag-aplos po kayo mga ka-farmer, dapat malagyan talaga ng ano no ng soy sauce para pantay po yung pula niya. Yan, medyo marami-raming langaw ngayon mga ka-farmer dahil yung katabi naming ano malapit sa amin na poultry, nag-harvest na yata sila. Kaya medyo may mga makulit na langaw. Yan, talagang ang langaw kasama na sa farming yan. Hindi na tayo makakaiwas diyan pag marami alaga mo. May langaw at may langaw. So, ayan. Haplusan na po natin ang so, saka po natin yan papasadahan ng blowtorch po para makuha yung mga natirang balahibo. Ayan po mga farmer, i-blowtorch natin yung ating baboy, yung mga natirang ano sa nguso. Ito po ang ano, ang medyo kailangan maano niyo yung nguso. Kasi yan, mayroon talagang hindi makukuha diyan. Mahirap yan eh. Mahirap sungkitin yan eh. Yan, tinga. Yan, may mata. Isa may paa. Konti lang naman yan, madaanan lang. Okay na. Kasi, ano na yan eh. Konti lang naman ang natira niyan. Kasi yung pagkalis pa lang po, matalim na yung ating kutsilyo. Kaya, baga pang finishing lang po ba ito para matanggal talaga yung mga balabalahibo. Yan, okay.